James Harden sa Clippers naramdaman ang tahanan. Clippers lang ang tunay na banta sa West, ayon kay Pierce. LaMelo Ball na sayang ang performance dahil kay Wembanyama. At small ball no more na sa Warriors. NBA teams malalagay sa peligro dahil sa paniniwala ni Clay. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang 1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Ang LA Clippers ay pumasok sa laban na ito laban sa Memphis Grizzlies kasama ang pagkakaalam na haharap sila sa short-handed team. Ang Memphis ay pumasok sa laban na wala sina Ja Morant, Marcus Smart, Steven Adams, Santi Aldama, Brandon Clark, and Derrick Rose. Ang mawala si Desmond Bane sa third quarter dahil sa isang ankle injury, ang Memphis ay mas lalong naging kulang down the stretch. Sa kabila dito, ang Clippers ay hindi pa rin nawala sa focus at kailangan naming pangalagaan ang aming trabaho na hindi sila bibigyan ng kahit anumang pag-asa at tsansa sa buong laban. Ito ay isang professional approach. Ang laban na ito ay napakahirap kung sakaling malalaman mong ang buong roster sa team ay hindi maglalaro. Kaya kailangan mong mag-adjust sa mindset. Marahil nagawa namin ng maayos ang trabahong ito. Ang sabihin ito sa broadcast ni Paul George matapos ang laban, si George ay ang nagkaroon ng season-high 37 points sa laban. Nagawa ang 13 straight games na nagkaroon ng at least 20 points para sa Clippers star. Nagawa niya ang bid para sa All-Star spot, si George ay nararapat sa iilang seryosong konsiderasyon para sa Western Conference Reserve, kasama ang pamamaraan kung papano nga ba ito nakakapaglaro sa hot streak ng Clippers. At ang isa sa nagpapasalamat at naging masaya sa pangyayari ay itong si James Harden, na siyang dumaan nga raw ito sa kahirapan nitong mga nakaraang taon, na kung saan ang pangyayaring ito ay isang relief na ngayon, bagay na tanging papasok ka lamang para maglaro at nag-i-enjoy habang ginagawa ito. Nagkaroon ako ng kasiyahan para maglaro ngayon. Ako ay ramdam nasa bahay at nasisiyahang maglaro. Nasa ligtas akong lugar, ayon kay Harden. Isa rin sa natuwa ay ang Clippers superstar na si Kawhi Leonard, na kung saan ang kanyang sinabi ngayon ay nangangahulugang banta sa buong NBA. I think the chemistry is good as far as guys enjoying each other's presence and guys aren't being selfish. They want to be good and be teammates and are willing to give up the ball. They just, that extra step we got to take of just on consistency. But the chemistry is good. Ang Clippers ngayon ay naipanalo na ang kanilang last 20 games at patuloy sa pananalasa matapos sa shaky start sa James Harden era. At speaking of Clippers, ang Timberwolves at Thunder ay marahil man ang isa at pangalawang top team sa West. Ngunit ang Los Angeles Clippers ay hindi malayo sa kanila sa ngayon na hawak ang 24-13 record sa season. Sa kabila sa mga iilang pagdududa patungkol sa kanilang potensyal, marami namang nagsimulang naniniwala sa kanila ngayon sa pag-asang makuha ang championship at ang Celtics legend na si Paul Pierce ay ang isa na dito. Ang magsalita sa KG Certified Podcast, si Pierce ay binanggit ang Clippers bilang title contenders sa West at na-recognized ang kanilang lugar kabilang sa best of the best. Nakikita natin kung ano ang potensyal ng team na ito na maging. Alam ko na hindi pa nila naipanalo ang championship ng magkasama, ngunit ang mga piraso ay nakalinya na sa kanila dahil ang mapa-extend si Kawhi Leonard, then mapag-resign muli si Paul George at tignan kung ano nga ba ang magagawa nila kay Harden. Ngayon, naramdaman muna ang bangis. Isang team na tanaw bilang isang tunay na championship contender at sa pagpapatuloy nakikita mo na sila ay tutungo sa panibagong era, ayon kay Pierce. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Ito na kaya ang panahon para sa LA Clippers? Sa ibang balita naman, si Steve Clifford ay nagalit matapos natalo ang Charlotte Hornet laban sa Sacramento Kings noong araw ng Huwebes at sinabing nagkulang nga raw ang team ng intensity. Marahil ito ay ligtas sabihin makalipas ang 48 hours na ang frustration ay mananatili sa parin. Kasunod ang 135-99 loss laban naman ngayon sa San Antonio Spurs.
na ang frustration ay mananatili pa rin, kasunod ang 135-99 loss laban naman ngayon sa San Antonio Spurs, na siyang napagmay-ari ang 6-30 record bago nila pinasok ang laban. Si LaMelo Ball ay na-miss ang huling 20 games kasama ang right ankle sprain, ngunit ang kanyang performance sa kanyang pagbalik, siya ay tanaw na nasa kanyang normal na sarili. Pero sa panahong ang isa sa Hornets ay nakabalik na mula sa injury, karaniwan ng kanyang produksyon ay bumababa at ito nga ang naging kaso ngayon sa rookie na si Brandon Miller. Ang former second round pick noong 2024 NBA draft ay nilisan ang laban na ito sa first half kasama na naman ang back contusion at hindi na nakabalik pa. Ang naging mahusay sa laban na ito ay si LaMelo Ball. Si Ball ay naging fantastic sa both ends sa floor, na kung saan ito ang mga magagandang bagay na gustong makita ni Steve Clifford. Si Ball ay nakikitungo ngayon sa multiple ankle injury nitong mga nakaraang huling dalawang seasons at walang nakakaalam kung gaano nga ba katagal para makabalik ito sa rhythm. Pero ang gabing ito ay isang magandang panimula. Siya ay tinapos ang laban kasama ang 28 points, 3 rebounds, 5 assists at 5 steals. Ang worst sa laban na ito para sa Hornets? Makikita sa mga iilang punto sa laban at masasabing ito ang pinakamasama sa lahat kung titingnan. Ang nasabing ito, ito ay patungkol sa offensive efficiency ng team sa shot selection. Ang Hornets ay nagawa ang iilang bad decisions sa bola at para gawin pang mas malala, nabigo silang makonvert ito sa rim. May shooting na 36% mula sa field bilang buong team at hindi nakaduda-duda na imposible nila itong makonvert sa panalo. Sa sumunod na balita naman, ang hanapin ang best starting lineup combination sa halos buong season, ang Golden State Warriors ay gumawa muli ngayon ng panibagong lineup sa laban at ngayon naman kontra sa Chicago Bulls. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, ang Warriors ay pinagsimula sina Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Dario Saric, and Kevin Looney versus Chicago. Ang parehong si Looney at Wiggins ay naging in and out sa starting lineup sa season na ito. At itong si Steve Kerr ay ginamit ang parehong dalawang veteranong ito sa laban. Habang ang Warriors ay siyempre wala pa sa tabi itong si Draymond Green, ang kanyang kawalan ay hindi naging primary reason sa kanilang starting lineup para maging inconsistent. Up and down mula sa kanilang huling mga reliable players ay ang naging rason sa driving force sa lahat ng pagbabagong ito. At ito ay nagpatuloy hanggang ngayon. Ang starting five na ito ay nagresulta sa panalo sa score na 131-140 laban sa Chicago. Dito naging mainit si Klay Thompson para pangunahan ang laban sa scoring na may 30 points, 6 rebounds at 6 assists. Jonathan Kuminga na may 24 points at 5 rebounds. Stephen Curry na nakapagtala ng 27 points, 5 rebounds at 7 assists. At Andrew Wiggins na nakapagtapos ng 17 points, 5 rebounds at 8 assists. Isang bagay na hindi ito kinaya ng Chicago Bulls, kahit na nag-init itong si DeMar DeRozan na may 39 points, 6 rebounds at 5 assists, Kobe White at Zach LaVine na umiskor ng 25 points each. Ang Warriors ay inaasahang gagawa ng moves sa trade deadline, ngunit kailangan nilang lumiko sa kanilang season bago mahuli ang lahat. Kasalukuyang nasa labas ng play-in picture, ang Warriors ay wala ng lugar para magkamali sa ngayon. Ang bawat pagkatalo ay ang unti-unting nagpapalayo sa kanilang goal sa pagiging seryosong contender, na kung saan ito ang laging inaasahan sa bawat season kung sakaling healthy ang buong core. At matapos ang laban, sinabi nitong ni Klay na ito ay natitiyak na napakahirap na season para sa kanila. Ngunit, binanggit na langit ang limitado sa team na ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalong nakuha ngayon ng Warriors? Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.